umpisahan po natin ito pong kismis natin dito po sa page ni Sasurot. Talagang meltdown na meltdown po siya. Alam nyo, sa mga nakalipas na oras, eh, talagang hindi niya magawang hindi patulan yung tinatawag niyang anonymous page. At wala, wala talaga. Binubuhat na lamang ang sarili para lamang itaas niya yung kanyang sarili sa kanyang mga follower. O kahapon, nabasa na natin ito. Pero dahil dyan, nagbili ng ensaymada si Mami. Sabi kasi ni Sasro Gando Sasot, "So, ensaymada vloggers, you are badly placed pawns on the chessboard." At sabi nga ni Ivy Aguas, "Wag ako, talaga." Ensaymada! Oh, pero classy na ensaymada yan. Tuloy tayo. Ito po ah. Sabi po ni Sasro Gando Sasot, balikan lang natin yung post niya 13 hours ago. Eh kung alas 11 po ngayon, probably mga alas 10 po ng gabi ito kagabi. Ito na, Darling. Kanina nag-post ng video ang anonymous vlog nila, Darling. Mga still photos and BO. And the voiceover belongs to a PCO. You said, Darling. Pa-social na English, Darling. So the anonymous vlog deleted the video, Darling. Dahil nga the voice is as clear as Louis Ruderer Crystal Champagne, Darling. Meron na siyang pinagbibintangan dito, mga tol. Sino ba itong si Louis Ruderer Crystal Champagne? Ay, di ko alam yun kung sino yun, ano? Pero sinasabi niya, sa PCO undersecretary daw. Tingnan niya natin, meron bang ganitong undersecretary? Ano? Baka sa sarcasm lang naman ito si Sas. Tingnan natin. Ay, hindi. Sarcasm lang siguro yon, kasi wala namang pangalan eh na ganito na undersecretary. Pero sinasabi niya, undersecretary daw PCO. Nako, ano na kaya ang kaisipan nitong si Sas? Bakit niya naiisip na kung sino-sino na lamang ang pagbintangan sa likod po nitong si Politic PH? Tuloy tayo, mga tol. Sabi po dito, "Can you confirm that the anonymous vlog deleted the video because the contestant didn't pass the audition in The Voice of Poland? I mean, how boba, di ba, that you post a video then delete it? I mean, why can't you just be as luxurious as Kopi Luwak drunk in the Himalayas while being massaged by a luscious Swedish yoga instructor?" Nako, nagpupumilit si Sas na gayahin yung writing styles nitong si Politic PH, pero malayo ka sa kanya. Napakalayo. Patuloy natin. May screenshot. Itong ipinakita itong si Sas. "Hi Sas, may napanood ako kaninang videos sa Blank, but they took it down. Iyong voiceover parang yung islang na PCO undersecretary. Sana may nakapag-record video of what? Still photos lang na may voiceover. Sayang hindi ko na-record. So about what nga? Di na nag-register sa akin, lasing ako eh. Mga 2 a.m. na yon. Yung style ng post, ganun din ang voiceover. Kaboses nito, watch this video on Facebook." Nang bibintang si Sasurot. Ano kayang masasabi dito ngayon ng dito pong undersecretary sa PCO? Tingin ko, libelous ito, Sasa. Nang bibintang ka. Tuloy tayo. Meltdown na talaga si Sasa. Ay, nako. Tuloy tayo dito, ha. Sige, lagpasan natin yung mga post nyo na walang kwenta. Tuloy-tuloy lang tayo sa taas. Yan. Sige. Ito, ano kaya itong post na to? Bakit kaya nakalimutan na itong papipi? Okay, walang kwenta yan. Ito. 6 hours ago, mga tol. Kung 6 hours ago, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Alas 6 ng umaga. Nag-post itong si Sas. Sabi niya, "Alam kaya ng mga ensaymada vloggers?" May props pa talaga ako ngayon, mga tol. Ensaymada vloggers.
Nangasar lang ako, di naman ako Ensaymada vlogger. Alam kaya ng mga Ensaymada vloggers na may supply ng Civic box si Baby para well protected ito noon, yung he was treated with benevolence like a brother of an empire. Alam mo naman ako, well informed ako ng insider sa lahat ng insider, darling Blue. Hindi yung commit na pro sa kanila. Sinong bobulahin mo sa eh ito ngang si Politic PH kung sino-sino pinagbibintangan mo. May pa insider ka pa, anak ng teten ka. Tuloy tayo. Sabi niya pa rito sa mga post niya, 2 hours ago, Queen B, can you confirm that you really have Kemelatic infected by Kemelatuk as your worker B Bumble? Ay, nako, di ko na mag-get siya kung ano-ano na lang pinagsasasabi. Trying hard itong si Sas na gayahin si Politic PH. Eto naman, ay, nabanggit niya oh, si Rocky Gonzalez. Si Dikaki Rocky, sabi niya, Rocky Gonzalez, can you confirm that you are paying taxes? O anong kaugnayan dito ni Rocky Gonzalez sa pagitan ninyo ni nitong si Politic PH? ITR, please so we can verify. Eto pa, sana yung mga vloggers ni BBM ay maging positive example sa mga tao. Yung tipong i-flex nila, ITR nila, nagbabayad sila at nagbabayad on time ng tax, ganon. Eh, nasa na ba yung props ko dito? Meron ako rito eh. Pero hindi na natin kailangan ipakita. Pinakita ko na sa inyo yun noon. Ikaw kaya, Sas, nagbabayad ka kaya ng tax? Yung mga vlogger kaya na sinasabi mo na sumusuporta kay Duterte, nagbabayad kaya ng tax? Eto pa, wala na talaga siyang maargumento. Puro personal attack na lang bigla ang nangyari sa kanyang mga kritiko. Ano? Sabi dito ni Sas Rugando Sasot, ay sabi ng anonymous page niya, ako ang Queen of Meltdown. Ay hindi, may bago na sa iyong tawag. Mamaya ay share ko sa inyo kung ano po yung bagong tawag kay Sas. Nako, Shade of the Verdant Valleys of Provence, France. Alam mo te, kung sino ang Queen of Meltdown, yung tumatawag ng 3 a.m. in the morning na ang panga ay papunta sa Japan sa sobrang gigil. I never realized the mandible could be that flexible. Nabubulol na sa sobrang syuwas. Gusto ko mga minsan sabihin sa kanya, you want gum? Para ma-stabilize ang panga. Or minsan nag-worry ako at baka nag-seizure na si ating at kailangan ng help. E anong gagawin ko? Nasa mas rich ako. Saka wala pang nagpapakamatay sa meltdown ko. Yung kilala mo at kilala ko at kilala nating lahat, meron na. Alaga. Talaga, Sas. Ito na naman, binanggit na naman si Rocky Gonzalez. Rocky Gonzalez, can you confirm with evidence if you have paid taxes, if payments have been made, please disregard this message and accept the sincere thanks of Filipinos. Napunta na bigla kay Rocky Gonzalez. Ano yun? I told you the West. Baka kaya niya binabanggit si Rocky Gonzalez. Kasi sa ating pagkakaalam, ghostwriter niya si Rocky Gonzalez. Binabayaran niya si Rocky Gonzalez noon. Baka ang sinasabi nitong si Sas, baka yung binabayad niya kay Rocky Gonzalez, hindi binabawasan ng tax ni Rocky Gonzalez papunta sa gobyerno. Ay, nako, ganyan ba kababaw ang argumento? Akala ko ba IR expert ka? Sas, akala ko ba matalino ka? Akala ko ba magna cum laude ka? Akala ko ba sa Leiden University ka graduate? Bakit ganyan kababaw ang mga argumento mo? Puntahan natin si Politic PH. Eto, dito duduguin tayo rito mga tol. Kasi talagang wala eh. Ang hirap intindihin. Hindi ko kaya ang powers nitong si Politic PH eh. Yan ah. Unahin natin to, 13 hours ago. Sabi ni Sas sa kanyang timeline, kahapon, so alaga and ina mo, kapag may nakadating pa sa akin na paninira ng anonymous vlogs nyo, I will just release screenshots, audio message, videos in proportion to the paninira of your pet anonymous vlog. I have absolutely nothing to lose sa away natin. Eh gawin mo na nga lang. Hinihintay na nga namin na ilabas mo yan eh. Puro kapag babanta, wala ka namang nilalabas. Basahin natin ang napakahirap intindihin English nitong si Politic PH. Sabi niya, in response dyan sa post na yan na walang kwenta nitong si Sas, my dear, your understanding of paninira seems to be as fickle as your grasp on reasoned discourse.
Allow me to enlighten you with a smattering of reality tuned to the key of truth. Sige, sa madaling salita, katotohanan. Tingnan natin kung katotohanan ang sasabihin dito nitong si Politic DH. When I offer counter-arguments to your quaint attempts at logic, darling, that's not paninira. It's more of a gentle nudge towards some level of coherence. A service to you. Really? Lakas bang asar, ano? Pero kasi ang nakita kasi nating kasagutan dito nitong si Sas, wala eh, puro ano lang, walang kwentang pagpapaliwanag, yet yung issue na talagang gusto nating madinig sa kanya, hindi niya tinatalakay. Yon ang concern doon, yung 700,000 pesos more or less na pinandrace niya para po magsampa ng kaso doon po sa certain Laurio. Ano? Ito po yung vlogger supporting Lenny Robredo during that time. Sinampahan niya po ng cyber libel yan. Oy, Maris Gasilos, shoutout po sa inyo mula po dyan siguro sa Estados Unidos. Kayo po ba yung kaibigan ni Ate Josephine Makatula? Maraming salamat po dyan. Excuse me. Nakakatawa ito si Sas, pangatol. Ngayon, tuloy natin yung binabasa ko. Pasensya na eh, talagang hindi arok ng utak ko yung writing styles nitong si Politic PH. Ang lalalim ng mga pananalita na sinasabi niya rito sa wikang Ingles. Spotting the bloopers in your grammar isn't paninira either. Kaya ako, taglish lang ako magsalita at magsulat eh. Kasi mahirap na mapagsabihan ng grammatically incorrect. Kasi ikaw, Sas, trying hard ka kasi. Yan ang problema sa iyo. Kaya ngayon, napapansin tuloy ni Politic PH na meron kang pagkakamali. O, ikaw ay simpleng grammar daw, eh hindi mo na ikokorek. Eh, ganun ba ang IR expert? It's a mere attempt at sifting through the rubble for a nugget of clarity. In your case, it was a Herculean task indeed, requesting a modicum of verification regarding the juicy tidbits about you isn't paninira. It's akin to seeking a lighthouse amidst the stormy sea of accusations and allegations. Napakahirap. Tuloy lang natin ang pagbasa. Sharing your public posts and stories about your life as a walker isn't paninira. Ay, oy, yung magtatanong kanina dyan, mga tol, kung pokpok ba itong si Sas dyan sa Netherlands? Eh mukhang sinagot po nitong si Politic PH. Kasi sabi niya rito, ang pag-share sa public post at stories sa buhay mo bilang walker isn't paninira. Alam nyo yung walker, mga tol? Ito po yung mga naggagaganon sa kalsada sa ibang bansa. Kasi may mga bansa, I am not saying na ganun si Sasa, no? May mga bansa na ang prostitution is regulated. Ibig sabihin, legal po sa kanila yon. Pagka ang mga kalalakihan nila, pasensya na, sa MTRCB, educational lamang po ito. Ganito po ang situation kasi sa ibang bansa. Regulated ang prostitution. May mga kalalakihan na nangangailangan ng sexual, ng pangangailangan sexual, tapos may mag nag-o-offer ng kanilang serbisyo. Isa po doon yung tinatawag na walker, tapos may mga door knocker, tapos may mga tinatawag din pimp, madam, o may mga kaugnayan sa isa't isa yan, pero sa huli, lahat po sila nag-cater ng sexual services. At ganun din po ang walker. Parang kinukonfirma dito nitong si Politic PH yung katanungan kanina ng isang manonood po natin na pokpok itong si Sas. O, hindi ko sinasabi na pokpok ka, Sas, ha? May nagtatanong kasi na kung ikaw daw ay pokpok sa Netherlands, eh hindi ko alam. Kaya ngayon, base na lang natin dito sa sinasabi ni Politic PH, eh publicly posted naman pala na ikaw ay walker. Sabi niya nga, hindi yan paninira. It's reposting what you already gladly publicly shared. Yun naman pala eh, masaya ka pa na i-post ito publicly bilang walker. Sabi yan ni Politic PH. Tuloy natin. It appears the word paninira has become a little songbird of victimhood for you.
chirping tirelessly at the break of each dawn of truth. Parang China, no? Ay, ang gagawin nila, mga abuso sa ating mga kababayan Pilipinong mangingisda at sa ating Philippine Coast Guard, tapos pagka nabubuko na, magpapabiktim. Ganun pala itong si Sas, ayon dito kay Politic PH. Being a public personality, posting publicly, you've rolled out the red carpet for critic, yet you squirm at the slightest tickle of inquiry. You're such a diva, indeed, but without the finesse of one. Ang sakit naman nun. Sas, ano? Ang sakit nitong mga sinasabi sa'yo nitong si Politic PH. Ayoko ng Tagalogin kasi baka magkamali ako ng translate. Malibel ako. Bahala kayo, basta binabasa ko to. Tuloy tayo. If scrutiny sends shivers down your spine, the arena of public discourse may not be your stage, darling. In the grand theater of ideas, not everyone gets a standing ovation, and it seems you act could use a tad more rehearsal. Your cries of paninira are but an encore call in a play where the curtains have long drawn close. It's time for a new act, perhaps one with a sturdier script and, dare I hope, a more captivating performance. Kaya pala ganun ang mga post ni Sas lately. Wala siyang maargumento. Tapos kung sino-sino na ngayon ang pinagbibintangan niya, undersecretary sa PCO, dinamay na si Rocky Gonzales. Tuloy tayo rito. Very interesting talaga ito si Politic PH. Sino kaya ito? Tuloy tayo. Sabi ni Politic PH dito, ah, hindi na, wala nang kaugnayan yan. Tignan pa natin, ha? Sige, tuloy pa natin sa taas. Walang pakialam to si Political Witch Boy. Sa ibang pagkakataon, itopic natin yan. Ito na. Yung natawa ko dito sa post na ito nitong si Politic PH. Ay, hindi naman natatawa. Tama, kasi ito naman talaga dapat. And the mark of a genuine geopolitical expert is they will never to be seen throwing tantrums akin to petulant child. Sa madaling salita, si Sas pala, kung pagbabasihan natin itong post nitong si Politic PH, parang bata nagtatantrums. Their course is charted by logic, steered by analysis, far from the murky waters of fear-mongering. Kaya nga, hanga ako dito kay Professor Batong Bakal, mga tol. Isingit lang natin ito, ha, sandali. Kasi si Professor Batong Bakal, kahit talagang mataas na ang tono nitong si Senator Robin Padilla, nagagawa niya pa rin magpahayag ng kanyang ekspertiya sa maayos na kaparaanan. O, panoorin po natin ito, mga tol, ha. Nung tinatanong nitong si Senator Robin Padilla, si Professor Batong Bakal, at ano ang napakalumanay na katugunan dito ni Professor Batong Bakal. Isingit lang po natin ito, mga tol. Panoorin po ninyo. Professor Batong Bakal, sa inyo na rin po nang galing. Matagal na tayong paikot-ikot doon. Matagal na rin po tayong nagsusupply doon. Bakit po kaya tayo kailangan makarating na may Amerikano na doon? Kahit po sabihin ninyo na yan ay walang armas yan, US Navy po ang nakalagay doon. Sa palagay po ba nyo, hindi yun na... Sas, di ba IR expert ka? Ito ang pinapanood namin na tinatanong nitong si Senator Padilla, IR expert ito. At ganyan siya kalumanay. Hindi siya meltdown. Tuloy natin, ha, kung paano siya tanungin dito. Magiging dahilan para magpalipad din ang China naman ng kanilang Navy din. Hindi po ba kaya ganun yun? Ang sinasabi ko lang po dito, sa matagal na panahon, 6 na taon po tayo na wala namang ganitong kalaking escalation. Nandito na po, may third party na. Ito po ba, isang ayon pa kayo, Professor, na may third party na rito? 6 na taon na wala naman tayo. Cat and mouse lang naman tayo dyan. Ngayon, meron ng... Sinasabi niyo po ba na... Ayun po nila yung 3 military bases dyan sa loob ng Spratlys, Mischief Reef, Scarborough Shoal, at Piney Cross Reef. Mayroon pong 2 reconnaissance aircraft ng China na kamukha nakagaya na sa US. Napakinggan ninyo,
relax na relax lamang. Ito pong si Jay Batong Bakal, IRA expert yan. Kasi ganyan, ganyan ang pagsasalita sa harapan ng publiko. Ang pagsulat sa harapan ng publiko, kapag ka ikaw ay nagpapakilalang eksperto, dapat merong class. Hindi yung nagtatantrums ka, sabi nitong si Politic PH. O, akya tayo dito sa post niya. Sabi niya, ay, sandali, lagpasan na natin yan. Mas gusto ko yung post niya na ito eh. Dito tayo natawa eh. Ito, latest post si Politic PH, ano? Try, ano nga natin, baka may latest post na siya. Pero basahin natin yung tinawanan natin post. Wala pa siyang latest post. Basahin natin to. Sabi niya rito, eto, sunog na sunog at durog na durog dito. Si Sas Rogando Sasot, mga tol. Durog na durog dito. Sabi niya, I'll write in Taglish. Ay, salamat, narinig ako. Taglish, ayos na to. Sabi niya, I'll write in Taglish for this one dahil medyo nakukupalan ako. Ayos din pala magsalita ito si Politic PH. Marunong din pala ng mga ganitong salita. Ah, her never-ending self-praise. Aba, buti, nirespeto ko pa ni Politic PH. Tinawag pang pronoun na her. Her never-ending self-praise. Sobrang fascinated talaga ako sa level ng confidence niya pagdating sa pagbubuhat ng sariling bangko. Especially when she flexes that she graduated from his school, na akala mo, I believe. Pero parang whisper lang naman sa world of academia. Grabe ito, ha? Ang lupit ng sinasabi dito ni Politic PH. Parang whisper lang sa world of academia. Yung I believe. Saan kaya nagtapos ito si Politic PH? Eh, nabasa ko na ito. Kaya mamaya malalaman natin kung saan siya nagtapos. Pero mamaya ako na rin sasabihin. A quick glance at the QS World University rankings and reality bites back. Sa totoo lang, I've never even heard of Leiden University before. Nako, Sas! Anak ng teteng na yan, yung pinagmamalaki mong Leiden University, never heard pala rito kay Politic PH. Malupit pala to si Politic PH. Although, I've been to Netherlands several times. Not until this personality began flexing and shoving this university down our throats. Oh, no offense to Leiden University as they are not at fault here. But Miss Angat Bangko. Mab na pala ang tawag sa iyo nitong si Politic PH, hindi na Queen of Meltdown Sas. Teka lang, gusto mo ng ensaymada? Gusto mo ng ensaymada, Sas? Ha? Wala ako ditong lap track eh. Pasensya na kayo, pagtyagaan nyo na yung tawa ko, ha? Wala akong lap track eh. Ngayon, balik tayo dito sa binabasa ko. Parang nahuhulog ako sa bangko na kinauupuan ko dito. Nanliliit ako sa mga sinasabi nitong si Politic PH, kung ako si Sas. Kasi sabi niya, but Miss Angat Bangko, bago ha, o, mga tol, may bago ng tawag kay Sas, si Politic PH. Hindi na Queen of Meltdown, kung hindi Miss Angat Bangko or Mab really needs to curb her superiority complex. Her university is not the kind that rings bells sa echelons of the intellectual elite, no matter how hard she tries. Para akong sinasampal. Pagka sinampal ka, mga tol, masakit. Parang ganun yung katotohanan dito sa sinasabi nitong si Politic PH. Ang yabang-yabang kasi nito si Sas. Kung i-flex niya yung kanyang sarili na napakagaling. O ito, i-flex niya. Dito, pin-flex niya yung sarili niya na napakagaling. Yo. Tingnan natin. Ha? Ay, sandali. Bakit ba yan ang lumalabas? Tingnan natin yung post niya nung nakaraan. Kung gaano niya pin-flex yung kanyang sarili na napakagaling. Pero wala ka naman palang kwenta-kwenta kung si Politic PH ang nagsasalita sa'yo. Sabi niya kasi rito, ang yabang eh. Yesterday at 11:07 in the morning. So, ensay madam vloggers. Meron talaga akong props para sa'yo, Sasa. Ensay madam vloggers. As
your principal. O, kaya ka napapansin tuloy ni Politic PH na yung grammar mo wala sa ayos eh. Hindi mo kasi sa sobrang galit mo, hindi mo na pinuproofread yung sinusulat mo. Ask you, principal, sinong gusto nilang makalaban sa discourse? Yung SAS na magna cum laude sa Leiden? O yung best friend na pinagkukwentuhan ng alaga nila ng lahat ng nalalaman niya? Huwag mong hamunin si Tingking Pinoy kung yan ang tinutukoy mo. Eto hamunin mo, SAS, oh. Eto ang hamunin mo, SAS. Po sa Fiery Cross, kung hindi ako nagkakamali. Gustong-gusto namin ngayong makita kayong magdebate ni Professor Jay Batong Bakal. Shout out kay Professor Jay Batong Bakal. Baka naman pwede niyo pong pagbigyan sa isang live debate ito pong si Sasurot. Please, pagbigyan niyo na po. Nagyayabang eh. Magna cum laude daw po siya sa Leiden. Pero soplak siya dito kay Politic PH. Bakit soplak? Sabi ni Politic PH, never heard daw yung university niya sa echelons of the intellectual elite. Ay nako, yan ang mahirap, kaya huwag tayong magyayabang. Ha? Kasi pag nagyabang tayo, laging merong mas mayabang sa atin. Eh. Ang yabang din pala nitong si Politic PH. Pero yung pagyayabang ni Politic PH, merong basihan. Tuloy tayo. Sabi pa ni Politic PH dito, her desperate attempts for validation echoes lang sa hollow chamber. Basta, iba talaga ang pagka-bane ng mga may pagka-narcissist. Oh, may pagka-narcissist ka pala, sabi ni Politic PH. They bask in the glow of self-delusions. Oh, how the pseudo-intellectuals and the pseudo-elite love to serenade themselves in their little bubble of attention. Ito, US Global World Rankings. Ang tawag ni Politic dito ngayon kay SAS, MAB, ha? Tandaan yun, MAB, hindi na po siya Queen of Meltdown. Kung hindi, MAB, Miss Angat Bangko. Leiden University, pang 126. Anak ng teteng, mataas pa rin. Mataas pa rin, pero pagkakinumpara kay Politic PH, walang sinabi. Tipi, oh, si Tingking Pinoy nga, oh. Initira mo si Tingking Pinoy, wala namang kaalam-alam sa'yo. Tingnan nga natin ang page si Tingking Pinoy. Ako, di ako naniniwalang panulat ni Tingking Pinoy ito eh. Di ako naniniwalang si Tingking Pinoy yan. Pero ang paniniwala ni SAS, merong nasa likod, yung undersecretary daw, nitong PCO. Kaya ngayon, pinagbibintangan niya na ang dalawa, si Tingking Pinoy, siyempre, saka si First Lady Lisa Marcos. Wala oh. Hindi nga nagpo-post itong si Tingking Pinoy about you. Hindi ka pinapatulan, wala ka kasing kuwenta, SAS. Tuloy tayo. Tingking Pinoy sa Bristol University. Kaya hanga ako kay Tingking Pinoy, kahit paano, matalino talaga. Napakatalino talaga ni Tingking Pinoy. Bristol University, number 55 ang ranking sa World University ranking sa eto si Politic PH, mga tol. Eto, malupit. Eto na, ni-reveal niya na yung kanyang pinag-aralan. Number 3, Politic University of Cambridge. Anak ng teteng, number 2. SAS, paano mo sasagutin ngayon ito? Si Politic PH. Number 2 pala sa world ranking ng university, yung kanyang pinag-aralan. Tuloy natin. Tapusin natin dito yung pagbabasa sa mga post nitong si Politic PH. The thing is, it's hard to overlook the plethora of Filipinos who have graced the hall of very prestigious universities across Europe and the USA. Yet, unlike Miss Angat Bangko, they opt for a dignified silence over their accomplishments rather than broadcasting them like some desperate for validation radio station. Ouch! Ang sakit nun, SAS. Huwag ka kasi magbuhat ng bangko. Kaya ang tawag sa'yo tuloy ni Politic PH ngayon, Miss Angat Bangko eh. Buhat ng bangko mo. Akala mo kung sino ka nang nakatapos sa napaka-lupit na paaralan. Number 126. Yung university mo, yung tinitira mo na anonymous page, number 2 pala. Ang sakit nito, sampal na sampal sa iyo yan, SAS.
Abangan natin sa mga susunod na pagkakataon ang saga na to sa pagitan ni Politic PH at saka nitong si Sasurot. Very much excited ako sa mga susunod na panulat nito pong si Politic PH. Pero dito kay Sas, wala. Aasarin lang natin to. Maraming maraming salamat sa inyo mga tol.